kahapon lamang po sa pagtatapos ng taong 2023 ay dumating na rin ang pinangangambahan ng consolidation deadline na binigay ng pamahalaan sa mga PUV drivers and operators para sa PUV Modernization Program. Dahil dyan ay kaliwat kanan na ang kilos protesta laban sa programang ito. Kaugnay po niyan ay makakasama po natin ngayon ang presidente po ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, si Ginoong Orlando Marquez. Sir, magandang umaga po sa inyo at Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, Sir Orlan. Nako, Sir Pakian. Ayun. Narinig niyo? Yeah. Sige, go Happy ahead. Happy New Year po sa ating sambayanang Pilipino. Happy New Year. Okay, Sir Orlando, no? Nito lamang nakaraan ay nagsimula na ulit yung mga protesta laban sa PUV Modernization Program at hindi muling nakisa ang LTAP dito. Ano ang inyo pong dahilan sa hindi pagsali sa mga naganap na kilos protesta? Unang-una kasi sir, ano, dahil alam naman ng buong sambayan ng Pilipino na ang Lando Marquez po, ako po yung kauna-unahan nag-modernize ng jeep natin na ito naman po ay pumasa naman po sa PNS compliance na hanggang ngayon, yung pinakaunang jeep na ginawa po na compliance ay 20 years na po na tumatakbo sa ngayon. Kaya ako po ay talagang ang gobyerno po ang may hawak ng bola kung paano ito magiging successful ang public transport modernization na siguro dahil sa napakaganda naman po ang relasyon namin bilang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon, maganda ang relasyon ho ng ating gobyerno kaya ng DOTR Secretary, kay Secretary Bautista, kay Chairman Guadis, na kami po ay talagang tinuldukan na rin namin dahil kaming nakakarami na kung baga sa porsyento po sa butuhan ay nakakalamang naman ng malaki ang may gusto po ng modernisasyon dahil unang-una Sir Audrey, gusto natin i-deliver yung konbinyente na sasakyan sa mga mananakay. Gusto namin i-deliver yung safety na sasakyan sa mananakay at saka affordable. Kaya mayroon naman pong kaibigan naman natin si Mr. Modi Florandas Piston ay siya naman ho ay ang sentimiento lang ho nakatotohanan ito po New Year sasabihin na naman natin ulit-ulitin ko yung kasing sinabi ho na modernisasyon ng PUJ hindi naman po na jeep yung PUJ na lumabas na modernisasyon mga nakaraang taon nakaraang administrasyon dahil nga po yung mga jeep na tinanggal na 14,000 mahigit sa buong Pilipinas, ang ipinalit po ay puro minibus. Kaya nawawala po yung pagmumukha ng Pilipino dahil nga sa larangan ng transportasyon sa buong mundo, ang kilala lang sa atin ay jeepney. So yun po yung sentimiento ko, sentimiento ng iba, dahil nga daw linilin lang ang sambayan ng Pilipino dahil sabi nila, modernized jeepney, hindi naman mukhang jeepney, kundi minibus. Yan ho yung katotohanan. Pagkatapos, yung presyo na idiniklara noong una, ay bigla na lang tumas na lumubo ng lumubo na napakataas ang presyo. Kaya talagang aangal po kami dahil nga po sa ibang bansa, sa ginawa nila ng modernisasyon, ang talagang tumataya doon sa ibang bansa kagaya ng Singapore na sinasabi ko dahil nagpunta tayo doon, nakipag-usap tayo doon, gobyerno ang bumibili sa kagustuhan ng mga operator kung anong brand ang sasakyan, anong laki ng sasakyan. So naipapatupad ng tama dahil nilagyan nila ng pondo doon sa gaan nila ay naglagay sila ng pondo na minimum up to maximum kung ilan yung tatapusin nila sa isang taon. So nagawa nila. Dito sa atin kasi ho, ay hindi po naglagay ng sarili nating pundo dahil mayroon kami naman buwis. Buwis natin sa registration, buwis natin sa consumption. So yan ho ay dapat dahil doon sa ibang bansa, yun po yung ginawa. Kaya mayroon po silang talagang suficiente na pundo dahil yung buwis
ng mga public transport ay may itinatabi ng gobyerno para gamitin sa modernisasyon. Pero dito sa ating bansa, wala pong nakatalaga na pundo para dito. Bahala na yung bangko mag-usap at saka dun sa mga operator kung sino yung gustong mangutang. Kaya dito po nangyayari, isusubo nila sa iyo yung pagkain. Kahit na ayaw mo, sa gusto mo, ay kakainin mo. Parang ganun po nangyari. Kaya kami po, ako mismo ho, dahil po nagsakripisyo ako ng sarili namin pera, ang aming ibinili doon sa aking ginawa ng 20 years ago, doon sa modernization, dahil nagsimula po ako ay 1996. Kaya lang hindi pa po yung nakakatayo ang tao, ang pintuan lang sa loob, sa tagiliran. Pero maganda ho ang layunin ng modernisasyon. Maganda ho yung ipinapaliwanag ng modernisasyon. Ang kulang lang talaga, Sir Audrey, ay wala pong sariling pundo na mayroon naman kaming buwis sa sarili na pagkuhanan. Kaya yun ho, yung sabi ni Secretary nung nakaraang araw, dahil kausap ko siya, ayaan mo, sabi niya, Kuya Lando, ilalagyan natin yan ng pundo at ayusin natin yung pundo yan. Okay. Sir Orlando, nabanggit nyo kanina no, yung benepisyo para sa mga mananakay nitong pag-modernize ng ating mga PUJ. Sabi ninyo ay convenienteng pag-commute ano, at saka safety ng ating mga commuters. Okay. Para po ma-encourage pa yung ating mga drivers and operators na mag-modernize, ano, ano naman po yung benepisyo para po sa kanila? Doon po sa ating mga driver and operators, once na mag-modernize po sila at i-organize nga po sila bilang isang kooperatiba po, sir. Ma'am, yung pong benepisyo ay maganda dahil unang-una salary na ho at saka yung oras na pagbiyahe nila ay hindi na ho yung sobra-sobra ang oras. Dito ho sa ginawa na bago ay 8 hours kung gusto mo ay pwede ka ng tama na yun, yun ang minimum hours natin. Pero ang nangyayari ngayon na ginawa doon sa mga 24 hours na rota ay naghahati yung driver. 12-12 kung tawagin. Kaya ang sweldo po na sinasabi ko ay meron pong unang ginawa na 500, pero ngayon po ang ibinibigay na po na sweldo sa ngayon ay umabot na daw ng 700 pwera pa yung insentibo doon sa income na pumapasok, may percentage. And at the same time, meron na pong SSS, meron na pong PhilHealth, meron na pong Pag-ibig. Kaya yan ho yung mga benepisyo. Kaya sana ho dito sa ating bansa, ay dito kasi sa ating bansa, ma'am, dito puro karapatan-karapatan na kahit kamatayan, karapatan-karapatan pa rin po. Well, tama nga naman, ano, dahil kung mapapansin natin sa ibang bansa, mga ka-RSP, mapapansin ninyo, yung mga public transportation, hindi ganun nagmamadilit, nagagawa ng pasahero. Dahil may oras sila ng trabaho, sila may bayad na arawan. Ang maganda dito, bukod sa may minimum wage ka na or may bayad ka sa isang araw, meron pang insentibo. Insentibo sa percentage ng kikitain ng minamaneho mong PUV. Samantala, maitanong ko lamang, ano, Sir, ang DOLE at DSWD ay magbibigay din po ng assistance sa mga drivers na maapektuhan itong PUV modernization program. At may isang Japanese car firm naman yung magbibigay din po ng investment pledge para sa nasabing programa. Ano po ang inyong reaction dito, Orlando? Maganda naman po yung lahat ng pinag-usapan namin kay Secretary, kay Chairman Guadis. Kaya lang ho, yung pong sarado kasi ang paningin, sarado po ang tinga, wala kang magagawa po doon dahil sarado na ho eh. Kaya yung ang pinagpipilitan lang, ang gusto nila yung iba, sa tingin ko hindi naman po lahat. Sa tingin ko po ay sila yung kahit na minority, dapat sila pa rin po yung masunod. Ganun po yung sinasabi ko na puro karapatan-karapatan, kamatayan naman ang dulo. Carlando, panghuli na lamang po, yung pong ating mga unconsolidated po na mga public utility vehicles ay pinayagan po na mag-operate pa until January 31, 2024. Ano naman po ang reaction po ninyo dito? Sa amin, ma'am, ano, dahil kasi itong ating modernisasyon, hindi na ho, sabi ko nga nung araw, pinapag-aralan, lalo lagi na lang gano'n.
Pag dumating ang bagong administrasyon, pag-aaralan na naman yung proyekto, na napakatagal na ho na in-implement. Dahil po, ang Public Utility Vehicle Modernization Program, Ma'am Sir Audrey, ay nagsimula pa ito noong 1997, noong nagkaroon ng department order. Kaya lang ho, dito nga ho ang problema namin, bigyan ko kayo ng example. Kung ginaya sina sana nila yung 4-piece na programa na may sariling pondo, ito po ay wala hong kagatol-gatol na magre-reklamo. Kaso ho, wala nga pong isinadya na talagang long-term solution para sa public transport modernization program. Dapat po ay mayroon pong gano'n. Well, Carlando, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Sir Orlando Marquez, ang presidente po ng LTOP. Maraming salamat po at Happy New Year po ulit sa inyo. Happy New Year, Carland. Maraming salamat, Sir Audrey, Madam. At magandang umaga po at Happy New Year sa lahat ng ating mga kabayan, lalong-lalo na sa aming-aming sa transportasyon. Sana po happy ang ating New Year. Salamat po.